inyo ang kapayapaan. Ang Diyos na buhay noon, ngayon at kailanman ay di namamatay at walang kamatayan. Pag-asa ng tao sa bilang pagkatao, maaring mamatay at ligayan niya'y mawala. Subalit ang ligayang mula sa Ama at pag-asang ibibigay niya, patuloy na kung pagtitiwalaan, mabubuhay nga sila. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Sapagkat walang dilit ibang katatagan at tibay ng katawan, kundi ang Ama na bumuhay. Napakatibay ng pangyayaring bawat kaganapan, Ama ang may alam. Bawat pinatupad, saksi siya sa lahat. Bawat panawagan, kung sa kabanalan, Ama ang nanawagan, siya ang may atas. Subalit bawat tinawagan sa pagtalim at pagtupad, hindi pagdakakarakarakay, eto na hawak ang tagumpay. May mga pinagdaraanan, subalit ang pagdaraan sa mga pinagdaraan ng pagsubok sa buhay, walang dilit iba pa rin ganan. Ganang ikaw, wala kang kakayahan. Ganang Ama, marami siyang may dudulot na lakas. Kaya't ang nais at layo niya, magnamnam, numamnam, kung nais ng tao'y magising sa katotohanan. Tumanggap, magnilay, magbulay, kung nais na masyahan at madama ng kalooban. Sa mga aral na totoo, sa salitang banal na nagbibigay buhay. Mula sa kasaysayan ni Job. Ang sagot ni Job kay Yahweh. Alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balakin mo'y walang makahahadlang. Sinong nagsasalita ng walang nalalaman? Kaya ako ay humatol ng walang katuturan. Na hindi ko alam ang lahat ng bagay, ikaw ay makinig sa aking sasabihin at iyong ibadya ang sagot mo sa akin. Nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon sa akin nang mamasdan. Kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim at ang sarili ko'y aking tinatakwil. Pagkasabi nito kay Job, si Elipas naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, ang puot ko'y nag-aalab laban sa iyo at sa dalawa mong kaibigan. Pagkat di ninyo sinabi kay Job ang katotohanan tungkol sa akin. Kaya ngayon kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Isama ninyo si Job at sunugin ninyo ang mga ito bilang handog at kayo'y ipanalangin niya. Siya lamang ang pakikinggan ko para hindi na kayo sumilin ng inyong kamangmangan. Kay hirap ng dinanas, kay saklap ng nasapit nitong si Job na walang batid sa kanyang kaganapan sa buhay, hindi niya kakayanin bilang katauhan, kaya sinisisi ng kabiyak ng buhay. Ngunit ang Amang tapat kailan paman, di nagtalusira sa mga pangako. Kaya talina mga mahal ko, buhay ninyo'y salang-alang sa Ama. Mayroon man kayong di batid at di nyo kayang isipin, ipabatid nyo sa kanyang lahat para sa inyo, sapagkat siyang magbibigay ng nararapat upang ipaunawa niyang ganap. Ang bawat inyong kaukulan at katuparan ng inyong buhay, siyang nakababatid ng lahat ng iyan. Kaya't kung papaano kayo ititibay at tatatag sa kanyang kalooban, doon din hilan. Mahal niya kayo, mahal na mahal, at siya ang lahat sa inyong buhay. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam,
ne karamenayahana. Bilang katauhan, walang batid ni anuman, kaukulan sa katotohanan, kundi ito sisidlan. Mga salitang banal na nagbibigay buhay, apuhapin sa isipan, igawad na tuwiran, tiwala sa amang mahal, siyang kikilos at tutupad sa lahat ng saglit. Kapag ikay nagugupo, lakas mo'y ibibigay. Kapag ikay nalulumbay, ikay bibigyan ng kagalakan. Kung ikay nadidimlan, sisidlan ka ng kaliwanagan at ang bawat araw mo'y magiging pakinabang. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Mula sa Exodo. Sinabi ni Moises, Panginoon, sa mulat-mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Makapal po ang aking dila, heto nga't pautal-utal akong magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumawa sa bibig ng tao? Sino ba ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi? Ang isang tao. At sino rin ba ang magbibigay ng paningin at may kapangyarihang bumulag? Hindi ba akong si Yahweh? Kaya nga, lumakad ka na't tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Bilang tao, walang batid sa anumang kabanalan. Ngunit, ang ama ang siyang pinagmumulan. Salita niya'y kainam, atas niya'y dapat sundin. Kapag ito ay tinanggap at inyong kinamtan, tuwirang siya nga magbibigay ng kalahat-lahatan. Unawa upang ikay makatupad sa mabuti. Unawa para ikay makagalak sa kapwa mo. Magdulot galak, magsilid ng galak, magbigay pahayag ng marapat at dapat. Sapagkat siya nga ang may kaloob ng buhay at ang buhay ay pahiram lamang sa bawat isa. Kaya't kung natatanto lamang ng tao ang pinagmulan ay tunay na buhay at hindi mamamatay, nakasalig sa pananalig at pananampalataya ang dapat tupdin at marapat gawin, sino nga kayang magugupo sa hina ng pagtitiwala? Kaya't ang wika ng ama, halik kayo mga anak ko, tibayin ang loob ninyo, manalig kayong totoo. Puso ninyo'y ako'y ako, damhin ninyo na tuwiran. Ilalaga kong sa inyong buhay, yaong aking pahiram. Ang pandamang mainam na di kayo malulumbay, doon sa inyong pighati, ako ang kaaliwan. Ni hindi nyo nababatid kung anong sasapitin nyo mamaya at kung anong gagawin ko para bukas pa sa inyo. Ngunit ang lahat ng batid ko, pinababatid kong totoo, nang makabubuti sa inyo at ikabubuti nyo. Upang ang bawat tumalim at sumunod na totoo, ang sa akin ay magawa niya at magawa ko naman ang sa kanya. Sapagkat kung paano ako nangangaral, hindi para ipahamak ko, kundi para ang aral ko'y kung tutok din ito, magagawang baguhin isip na nadidimlan ay tunay na mahahawit liwanag ang kakamtan. At ang bawat walang kaalaman, ukol sa akin katotohanan. Maliwanag nilang tatamuhin niya ang aking kaukulan. Kaya't kung ang tibay ay sa akin lamang, nila tinanggap at ako ang nagbigay, ako mismong magbigay marapat upang tamuhin nilang dapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay bang ama! Kung inyong babaybayin at susiriin, ano ang
ibig ipabatid ng Ama. Lahat naman ang hinirang niya'y walang kaalaman. Mahina bilang tao, marupok bilang tao. Subalit, napili ka. Kaya't ang wika niya'y sino ba ang magbibigay ng liwanag ng mata? At sinong may karapatang bumuhay at bumawi ng buhay? Kaya't kung paano ang tao'y nabubuhay bawat araw, ang pag-asa'y nais ng Amang isilid kanino man, sapagkat ang pag-asang ito ang magbibigay ng lakas ng katauhan upang ang bawat araw ay makibaka kang lubusan. Sa bawat araw mong pakikibaka ay mahapakaraming pinagdaraanan. Naroroon ang ika'y agawin ng tuksong magkasala. Naroroon ang tuksong ika'y magkamali. Naroroon ang tuksong ika'y madimlan. Subalit ang isipan ay sama, ibigay na tuwiran. Madidimlan ka ba bilang anak niya? Ang may pandinig ay nakarinig. Ang karapatan ng bawat isa ay binigay ng Ama. Ngunit ang karapatan niya ay hindi naalis sa bawat isa. Kaya't ang nais ng Ama ay ang karapatang dapat ay makita at makilala ng mga anak niya, yaon ang matanggap at makilalang lubos nila. Kaya't kung paano ang layon at nasa niya ay maibigay ito, makamtanawa ng bawat isa ang pagkilala sa Kanya. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sino ba ang di marunong mag-isip? Mayroon ba? Halimbawa, nalaman mo ang anak mo'y may sakit. Magiging patag ka ba? Di ba matatakot ka? Di ba mag-aalala ka? Bilang ina na mahal mo siya? At kung mahina ang pananalig mo, hindi ba sa kakaisip mo'y manlalambot ka? Sa pag-aalala mo, nalilito ka? Kaya ito ngayon ang pinapatay ng Ama sa mga anak niya, yung pagkatakot, pag-aalala, upang mabuhay ang pag-asa na may sigla, galak, lakas at ligaya. Buhay ba ang Ama? Ngunit, sadyang ang dumarata lang pagkatao, naroroon yung marupok at mahina ka. Nandyan ang Ama para gawin niyang matatag at matibay ka. Kaya nga't sinabi niya, sino nga ba ang nagbigay ng buhay ng bawat isa? At sino ang may karapatan sa bawat anak niya? Hindi nga ba't siya? Kaya mga mahal, nilagak niyo ba ang sarili niyo sa Kanya? Ngunit natatangay pa rin kayo ng damdamin bilang tao? Patuloy niyong apuhapin sa puso't isipan ay siya. At ang lakas ay di niyo namamalayan, sinisilid niya pala. Nasisilid na pala. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Maraming pangarap ang tao at maraming hinihingi ang tao. Ngunit gaano kasigurado na ang hinihingi niya at pangarap ay may pagkakaloob na pagdaka? Subalit ang tuwirang panaligan siya may pagkakaloob niyang ito ang buong buo kahit kanino. Sapagkat ang sino mang nagtitiwala sa kanya, sinisidlan niya ng matibay na pag-asa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, nati, totoo ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay na nga ba siya sa iyo? Nabuhay ba siya sa iyo? Kung paano nabuhay siya sa iyo, sabihin mo nga, mabuhay din sa kanila. Nati, hindi narinig. Sabihin mo nga. Mabuhay ang Diyos sa inyo. Sa akin ay buhay na. Buhay na nga ba? Buhay na nga ba sa iyo? Lakas mo nga. Lakas mo nga. Lakas mo nga. Lakas mo pa nga. Lakas mo pa nga. Parang humina. Ilakas mo nga. Kaya mo yan. Sige. Ulitin mo. Amen. Parang naipit. Sabihin mo nga muli. Amen.
Maraming pamamaraan ang Ama, maraming kaparaanan. Ngunit, kung minsan ang pamamaraan niya hindi mo alam, kaya hinahanap mo, di ba? Ang dahilan niya hindi mo alam, kaya inaalam mo, di ba? Kapag nalaman mo, matutuwa ka ba? Dapat lang, sapagkat pinaalam niya kung ba't ka nagkasakit, di ba? Pinaalam niya kung bakit ka naghihirap ang loob. Pinaalam niya bakit ikay inaatasan niya, di ba? Pinaalam niya bakit ikay gusto niyang gamitin, di ba ga? Nawa kung paano niyang pinaalam, matutunan niyo ngang lahat ang kanyang kaalaman at karunungan para sa mabuti, ngunit huwag niyong lalagpasan ang kanyang kapangyarihan. Sapagkat di niyo kaya yan, walang makagagawa at makatutulad sa kanyang kapangyarihan kahit gaano ka pa makapangyarihan. Sapagkat ang bawat ginagawang lihim nasasaksihan ng Ama at sila'y nasilay niya. Kaya't ang bawat ginawang lihim walang nalihim kailanpaman. Ang bawat iniisip na lihim sa kapwa-tao, naiisip ay iba, nababasa ng Ama. Buhay bang Ama? Kaya ang bawat iniisip mong lihim sa kapwa mo, ilalantad naman ang Espiritu. Kapag nasa Kanya ka, pababatin niya, anak, mali yata ang iniisip mo. Diba kung ganung Espiritong mabuti ang nasa sa'yo? Sapagkat pumasok ang pagkatao mo. Kaya ka nakapag-isip pagkatao yaon. Ngunit nang dahil yaon ang patutoong nasa iyong banal na Espiritu, may mangungusap sa'yo, anak, hindi yata tama ang iniisip mo. Hindi ba dapat ay gayon? At yaon ang patutoo na kapag ang Espiritu ay nasa tao, anak, bagabagin ka ng konsensya mo sa ginagawa mong hindi tama sa kapwa mo. Diba yun ang Espiritong totoo? At yaon ang totoo. Kapag nasa banal na Espiritu kayo, kapag nasa mabuting Espiritu kayo, ang layunin nyo't pagnanasa ay puro mabuti. Ngunit ang paglalayon nyong mabuti at paglalayon nyong mapakaganda sa buhay ng kapwa nyo, may binibigay din na kung minsan ay magkamali ito. Dahil hindi ikaw ang nagkamali, kundi ang kapwa mo ang may pagkakamali. At dahil hindi ikaw ang nagkamali, ngunit ikaw ang ginamit, sa'yo na rin ang kamalian. Buhay bang Ama? Subalit, ang patutuong nagkamali man ang kapwa mo sa iyo, dahil ikay nasa totoong Espiritu at mabuting Espiritu, naroroon pa rin sa puso mo yung galak. Hindi ka nagngingit-ngit, hindi ka nagagalit, hindi ka nagdaramdam, sapagkat banal, nasa puso mo ang banal na Espiritu. At yaon ang banal na nagahari sa katauhan ng tao. At bakit nakapagdaramdam ang tao, saan nagmumula ang dahilan, hindi ba sa isip? Kapag may naisip kang hindi maganda, tiningnan mo ang kapwa mo at nasaktan ka sa kapwa mo, yun ang dahilan kung bakit nagdamdam ka. Kaya kapag nasa mabuting Espiritu ka, sasabihin ng Ama, anak, mali yatang magdamdam ka. Sapagkat kung ako ang nasa sa'yo, dapat wala ka niyan, anak. Dapat ako ang nasa sa'yo, kaya tulad ng sinabi ng Ama kay Moises, sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi, pipi ang isang tao? Kaya't kung ang Ama ang nasa iyong Espiritu, at ang Espiritu niya ang nasa pagkatao niya, na bilang hinirang ka at anak ka niya, bibingihin ka niya sa mga salitang hindi nararapat na papakinggan ang puso mo na magdudulot sakit sa iyo. At yun, magagawa kanyang bingihin at ang bingi mo namang pandinig at katotohanang katotohanan na dapat mong matutunan siyang kanyang bubuksan, siyang kanyang ibibigay para matutunan mo naman ang dapat mong matutunan. Kaya bilang kanyang anak na hinirang at mga piniling mga hinirang, kapag siyang tinanggap, walang damdaming mapait na nalalasa. Kaya
magnilay at magbulay. Oras na ang puso nyo'y nasaktan, oras na ang isip nyo'y nag-isip ng di tama, pagkatao kayo niyan. Paano nyong malalabanan ito? Wala ang banal na Espiritu. Ang panlaban ay ang Espiritong tinanggap mo at ang Espiritong sumasayo, kaya sa mga pinagdaraanan mo, maligaya ka pa rin, masaya ka pa rin, sapagkat sa bawat pagdulog mo, alam mong ang Ama siyang umaaliw sa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit at pasubali, kahit anong pakinggan mo, walang nananaig sa puso mo kundi ang damdamin mo, pagkatao ka niyan. Kaya't sinabi ng Ama, hindi ba akong si Yahweh ang siyang bumuhay at nakababatid ng buhay? Kung magkagayon at si Yahweh ang tinanggap mo, ang Ama mo na Panginoon mo, dapat batid mo na ang kapwa mo tapat sa iyo. Dapat nakikita mo yung totoong tapat sa iyo. Dapat nadarama mo yung tapat at totoo sa iyo. Bakit pinananaig mo ang puso mo? Bakit pinananaig mo ang isip mo? Nagkakasala kang di batid ng kapwa mo. Nagkakasala ka sa Ama na di mo batid, sapagkat hindi mo siya pinakikinggan, kundi ang pinakinggan mo'y sarili mo lamang. Kaya habang nagkakasala ka sa Ama at ang pinakikinggan mo'y sarili, nasasaktan ka, nahihirapan ka. Kaya kapag nasasaktan ka, damang-dama mo sa puso mo ito. Hirap na hirap ang loob mo dahil nagkasala ka. Ngunit kahit na anong iparatang nakasalanan sa'yo at nagkasala ang kapwa mo sa'yo, dito sa puso mo, galak pa rin ang nadarama mo, sapagkat ang Ama mong umaaliw sa'yo, siyang nagbibigay sigla at ligaya. At siya o ng patutuo, sapagkat kapwa mo lamang ang huhusga at hahatol dito sa mundo. Ngunit ang Amang nag-aatas sa'yo, ang siyang nakababatid ng dinadapat mo, ginagawa mo, sinusuong mo, tinutupad mo, ang kapwa mo hindi mo katulad ang damdamin, yaon ang sumisira sa iyo. Mga minamahal, matibay ang loob ng Ama. At kapag ikaw ay sa Kanya, ang loob mo rin ay aagawin niya. Kaya't kung papaano mga buitre ay nagkakasiglat, nagkakasayahan sa isang patay na gusto nilang lapain, ngunit ang Amang naruroon para ang isang patay ay buhayin, na ililigtas pa rin sa buitre. Mga minamahal, maliwanag ang atas, maliwanag ang utos. Ang atas ay pag-aatas ng Ama. Ang utos ay gawa ng tao. Kaya't kapag atas ang tinutupad mo, may pinagdaraanan kang pakikitunguhan mo'y kapwa mo, pakikibakahan mo'y kapwa mo. Ngayon, kung ayaw mong magmahal na totoo sa kapwa mo, hindi mo nga mararamdaman ang katapatan ng Ama sa puso mo. Sapagkat hindi mo siya sinusunod. Ang sinusunod mo'y damdamin mo. Hindi mo siya pinakikinggan. Ang pinakikinggan mo ay ang sarili mo. Oras na sundin mo siya at makinig ka sa Kanya, iniiba niyang isip mo, naiiba ang puso mo, kaya ikaw tao, sa kabila ng tao ka, sa kabila ng marupok ka, sa kabila ng mahina ka, ang kalasag mo, lakas buhay mo'y Ama na nagpahiram ng buhay mo. Kaya naman, hindi mo sinasaalang-alang ang bagay sa'yo, kundi ang kaloob na bagay na di mo nakikita. Dahil nasa katawan mo siya na di mo kayang hugutin at itapon, dahil pinasok ng Ama sa'yo at nadarama mo yaon ng Kanyang Espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kung malinis ang puso't isip ng tao, hindi niya magagawa ang tapat at totoo sa Kanya ay gawin niyang siraan at saktan. Dahil ito ang ginawa ng Ama sa mga anak niya,
tapat at totoo siya sa mga anak niya. Kaya't ang bawat pinili at sinaktan naman siya, siya na ang nakakaalam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Alam niyo ba kung kailan ang buhay? Babawiin yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kaya nga, idinugtong pa ng Diyos, pagagaanin ko sa iyo ang loob ng mga Ehipto upang may madala kayo sa pag-alis. Kung magkagayon, kapag ang Ama ang kumilos pala sa pagtalim at pagsunod mo, siya rin ang gaganap at tutupad sa kapwa mo para ika'y tuwirang mahalin yaong mga taong totoong susunod sa Kanya. Dahil sinusunod siya, nararamdaman ang damdamin niya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal ko, magbulay, magnilay kayo. Hinayag ang katotohanan upang madama nyo ang katapatan nang sa inyo ay bumuhay at nagpahiram ng buhay. Nagpapag-ibig ang tao kapag namumblema ang anak niya, kapag nawawala ng pag-asa ang anak niya. Ngunit bakit siya mismo bilang magulang, inaalis niya ang katapatan sa ama niyang tumatawag naman siya? Dapat maging tapat kayo sa Ama na dinudulog niyo'y kapwa niyo, dinudulog niyo bilang tao. Sino ang kapwa niyo? Ang anak niyo'y kapwa niyo tao? Ang kapatid niyo'y kapwa niyo tao? Ang asawa mo'y kapwa niyo tao? Ang kapwa niyo tao, yaon tulad niyong tao. Ngunit ang Ama, hindi niyo kapwa dahil siya'y Diyos na totoo. Buhay bang Ama? Kaya kapag humiling ka sa Ama, pakalinisin mong puso mo at pakahugasan ang isip mo ng Kanyang banal na salita upang magliwanag ang diwa, mawalan ka ng bigat sa iyong dibdib at loob. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. O aking Ama na Ama nila, mawawaan nawang ganap nila ang nasa't layon mo na maging ganap sila sa liwanag, maging dapat ka na. Iyan, iyan ang nasa mo, nasa tuwin ay ihain mo at ganap na matanggap nang sa'yo'y tumutupad at makilala, ganap ang matuwid. Kung ang bawat isa'y makikilala ka, sa salita mo ay makikinig, magliliwanag na diwang sisidlan mo ng aral mong magiging kalasa. Ikaw, ikaw aking Ama, ang tunay na pangarap ay mabuti sa lahat. Ang lahat ng tumutupad ay magiging ganap, tulad ng pag-awit na di matipad, di pagdaka ay maabot na. Patutuong ikaw Ama ay mahirap punawain ng tao, tao sa mundo Ama. Subalit ang sa'yo kumilala at natanggap ka, makikilala ang wika mo, maririnig ang salita mo, mawawawaan na lubos ang nasa mo. Kahabagan mo at kaawaan,
yaong sa palagay tama't tumpak ang gawa. Subalit di batid ay ikaw pala'y nasasaktan. Ikaw amang maghari, ikaw, ikaw aking ama, ang tunay na liwanag nila. Kung ikaw ay nasa kanila at dinadama nila, mawawawa ang ganap, wika mo. Mawawawa ang ganap, wikang aral mo. Nekaramenayahana, nekaramenayahana, nekaramenayahana. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Tapat bang Diyos? Kaya't ang mga anak ng ama na nakadama sa kanya ang ginugunit at inaalala sa tuwi na yung mabuting nagawa niya. Sapagkat sa unang buhay nila'y di nila batid kung papaano gunitain ang ama't pasalamatan. Ngunit at pasubali ng siya'y natanggap at kinilalang ganap, natutunan nila ang lahat ng ginagawa niya'y may dahilan. Kaya ang bawat nagsumakit at nagsumikap na ito'y kamtin, nagliwanag sa isipan, kay sarap kapiling, amang mapagmahal. Nekaramenayahana, nekaramenayahana, nekaramenayahana. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Kay sarap gunitain ang bawat kabutihang dulot ng ama sa buhay ng tao. Ngunit sa kabila man ng mga mabuting nagaganap sa buhay ng tao, may pinapahintulot din siyang hindi mabuting maganap tulad nitong si Job. Tama ba? Si Job, napakahirap, napakasakit ng pinagdaanan. Subalit, nang binigay niya lahat at sinabi ng ama kung ano at sino siya sa mga tanong niya, nagliwanag sa isip ni Job na wala pa nga pala siyang alam na dapat niyang natutunan. Subalit ngayong nalaman niya na, hinihingi niya ng kapatawaran ang kanyang panghihina ng loob. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Kaya, dumatal ba sa buhay niyo ang pinanghihinaan kayo ng loob? Dahil katulad mo, sa naranasan mo na matagal na ito kaysa sa kanya, ngunit hanggang ngayon, di pa may diretso ang paa. Kaya maliwanag ang patotoo ng ama, may kanya-kanyang kapalaran ng tao, may kanya-kanyang sinasapit ang buhay ng tao, ngunit anuman ang naging kapalaran mo at sinapit ng buhay mo, kapag ang ama'y nasa puso mo, ang saya-saya ng pakiramdam mo. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Dinidikdik ka na parang luya, ngunit para rin luyang kumakatas habang dinidikdik ka, sumasarap ang lasa. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Kung tunay na ang ama ang nasa puso ng bawat isa, dapat na darama nila ang tapat at totoo sa kanila. At kung papaano naman ang ama lang ang nakababatid kung sinong totoo at tapat sa bawat isa, siya rin naman ang hahatol na totoo, hindi ang tao. Dito sa lupa, magagawang sabihin ang lahat ng gustong sabihin kung kaya mong magsalita. Ngunit ang sabi nga ng ama kay Moises, dahil sinagot niya siya'y umal ang dila, kaya niyang gawin na ang nais niyang ipasabi sa kanya ay mailalahad niyang tama. Sapagkat siya ang may karapatang magpipi
at mag-alis ng pagkapipi. Ngunit ang tanong, maligaya ka ba kapag may nasasaktan kang kapwa-tao? Kapag ikaw ang may gusto sa ginagawa mo? Ang sabi ng Ama, magsaya ka kapag sa ginawa mo, ang layunin mo'y mabuti, ngunit hindi naganap ang mabuting nais mo dahil mayroon palang plano ako sa iyo. Sapagkat ang plano ng tao ay di plano ko, at ang plano ko ay di plano ng tao. Kaya't ang wika niya mula kay Mateo. Ang umiibig sa Aba o sa Ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang nawawala nito. At ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap ng isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig na isa sa isa sa maliliit na ito, dahil ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong lahat na tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Kung magkagayon, nagagawa mo lamang talikdan ng mahalaga sa iyo at isaalang-alang mo ang kalooban ng Ama, tulad nitong si Moises na iniwanan ang napakagandang palasyo. Hindi niya inuna ang pakikiisa ng bakit ang Ama ang tinanggap niya, ng dahil ang Ama ang nanguna sa isip niya. Kahit anong sabihin ng prinsesa, kahit anong sabihin para sa kanya, nang dahil pinihit ng Ama ang isip at damdamin niya, yaon ang patutong napipihit ng Ama ang isip at damdamin kung siya'y kikilalanin, kung siya ang tatanggapin, nang dahil nakita nitong si Moises ang kaapihan ng kanyang mga kababayan at nakita ng Ama ang mabuting loob niya, nang siya'y bata pa, na tinangkang patayin at para mailigtas ang buhay, yaon pala ang paraan para hanguin naman ang mga kababayan. Tulad ng kaganapan kay Jose, kaya't kay palad niyong mga ginagamit para sa marami, kay palad niyong mga totoong nagpapagamit sa katotohanan at katapatan ng nasa puso niyo, kaysa mayroon lamang kayong layunin at adhikain pansarili na kapag hindi nyo natanggap at di nyo kinamtan, galit na kayo. Magandang umaga, ang wika ng Ama, o aking mga anak, puso ninyo'y akin. Ako ang tagpapatibok, ako ang papatid sa inyong mga ugat. Kung ako ang nasa inyo, puso ninyo'y damhin, yung aking kaloob na pagmamahal kaninuman. Kaya't kung tuwirang kayong may pag-ibig, dadamhin niyo ang kapwa niyo na sasakitan ang loob. Sumain niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran, puso ninyo doon malalaman kung ang Ama ang nasa damdamin. Kapag nahihirapan, yan ang patutong pagkatao lamang. Mahal na mahal po kayo. Nekaramenayahanam. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? May karapatang magsalita ang lahat, lalo't may bibig ka. Ngunit ang wika ng Ama at naituro sa akin, may karapatan ka mang magsalita, anak,
Ngunit kung hindi nararapat, dapat suriin mo muna ang iyong bibig kasin. Kung mayroon kang inililigtas, ngunit mayroon ka namang pinapahamak, kung ano yung ginawa mong pagpapahamak na nakita ko hindi ka matuwid, ako rin naman ang sayo ay gaganap. Doon po ako natatakot. Kaya sana nawa tayong lahat maging ganap sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Kaya nga tinuran, mas maganda yung walang naigaganti sa'yo ang magaganti, di ba? At mithiin niyo yaon sa bawat ginagawa niyo ang Ama ang gumanti. Para nang sa gayon, masyahan kayo. O, magputol kayo ni Nati. Masakit ba? Masakit ba? Masakit ba? Yan ang patotoo. Kahit tagal kang hinaplos-haplos, sinilit-hilot, di ba? Pero hindi siya nabuhay. At yaon din ang patotoo na may pamamaraang Ama na binigay niya sa iba't ibang anak niya, may kaparaan ang ginagawa siya sa iba't ibang mga ginamit niya, kaya't sa iba't ibang mga ginagamit at sa iba't ibang gagamitin, kapag nakinabang kayo, matuto kayong tumingin sa Ama, huwag sa nilalang lamang. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kumusta? Kumusta? Masakit ba? Tumayo ka nga. Itaas mo nga ang isa. Iyusad mo. Iyusad mo. Iyusad mo. Gusto ko malakas ang loob mo. Sige nga, dumiretso ka. Idiretso mo. Huwag kang titingin sa baba. Lumakad ka lang. Sulong. Huwag ka munang umiyak. Lumakad ka lang. Lakad. Sulong, lakad. 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 Mapalad ang nakinabang sa walang kamalayan na ito'y kakamtan. Ngunit naging kakapanibangan at pakinabang bagay na pagnilayan. Lakad. Sulong, lakad. Lakad. Umikot ka. Lakad. Diretso. Sulong, tuloy-tuloy. Lakad. 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 Lumakad ka. Hakbang. Sulong. Lakad. Lakad. Sulong, lakad. 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 Sulong, lakad. Lakad. Hakbang. Hakbang. Sulong, hakbang. Hakbang. Habang di kita pinatitigil, humakbang ka. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Magka wili ka niya, manalig ka na. Diretso. Bawat araw,
ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Lakad, mayroong balik. Umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa iyo, marali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Ikot, alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang amangkin at tanggapin. Balik! Balik! Dito, upo! Upo! Upo na sa silya mo. Nekaramenayahana Halayakaramenayahana. Yaan ang dinudulot na galak sa mga totoong mga lingkod. Nakapaghiniling, Ama, aliwin mo ko, paramihin mo ang tao. Patotohanan mong ikaw, aking Ama, ang pinaglilingkuran ko. At gumawa ka ng di ko gawa. At matupad ang iyong salita. Haleya karameneya karamaleya. Nek karameneya hanam. Subalit matapang ang tao, ang tapang nila'y pagkatao. Ngunit subukang silang gupuin na hindi makalakad, di nila kayang ihakbang kung wala ang Ama. Sumayin niyong kapayapaan, paghariyan kayo ng tuwiran. Ang bawat araw ay sa inyo, kaya't may takda ang lahat. Kung mga lingkod man may dinanas na gayon, ngunit di ibig sabihin ay pinasasakitan. Mapalad kang napilit hinirang na nagbabatang tuwiran, sa iyong kalalagayan di nagbago kaisipan. Sa iyong kalalagayan di nagbago kalooban. Iba ang iyong karoroonan at kalalagyan. Mapalad ka pa sa palagay ay malakas, ngunit ang puso nila'y talusira sapagkat di nila paroroonan ang dapat mong kalagyan. Haleya karamaleyahana, nekarameneyahana, dito nasusukat ang katapatan ng tao. Diyan nasusubok ang pakikipagtotoo.
Ano baga ang mahalaga sa iyo, tao? Ang ama mo, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hindi Diyos si Constancia, ngunit di siya gaganap kundi ako. Kaya't ang winika ko at tinuran ay pahintulot ko. Kaya't kung paano natatantunyot na wiwika ang wika ko, yaw'y di ganang inyo, kundi bahagi ko. Kaya't kapag nakapangungusap kayo, huwag niyong ariing inyo, pagkat pahiram lamang ito. Nekaramenayahanam, mahal na mahal ko kayo. Huwag kayong mga lumbay, kayong di pa sinasapit ang inyong karapatan. Ngunit kung tapat ang inyong kalooban, kakamtin nyo rin yaan. Haleya karamayana, nekaramenayahana. Ay, huwag bang Diyos? Tapat bang Diyos? Oh, sabi mo di ka lumalakad. Ilang taon na siyang di lumalakad ng diretso? Mahigit 1 year. Diba? Magdadalawang taon na, no? Alam ko. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Bawat araw, ako sa inyo may nakalang. Mayroon pang magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat hindi kanya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo
binhi ng palay. Kapag hinasik mo, magsisimula mo na yan sa punla hanggang sa ito ay lumaki. At sa maliit niyang mga puno, tumitibay siya na nakakapit sa kanyang mga ugat. At kapag ito'y sisibulan na ng bunga, ang tinatawag na butikos, para bagang kay tamis ng lasa. Kayang-kayang nguyain kahit may balat siya, sapagkat malambot pa. Iyon ang patotoo, kaya ng ama na ibigay ang bunga ng mga anak niya. Kahit na ika'y pandak, kahit ika'y ano pa, kapag ninasa niya, magkakabunga ka sa kaparaanan niya at napapalaki niya at napalilintog at nagagawa namang ipa. Kaya anak, na di totoo sa kanya, mahahambing ka sa ipa. Kawawa ka kung may ginawa ka para sa iyo'y tama, ngunit mali sama. Ang may pandini ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwira. Malubos ang sa inyo'y kagalakan. Damhin niyo sa kaloba. Yaw ngamang di niyo nasisilaya. Sisibolang ligaya. Hirap man sa palagay ng tao, ang sa isip at ang daming nila, amay tanggapin nyo, mapaparamang hirap, sakit at lusa, hindi madarama sa puso ng tapat sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay nakadama. Paglingap ng Ama, ang siyang hanapin niyo. Nekaramenayahana, nekaramenayahana, nekaramenayahana. O Ama at Ama nila, ang bawat pinahahayag mo ay tuwirang dinaratal mo at dinadatal naman sa bawat anak na ginagamit mo. Ngunit ang may pandinig sa kanila ay nakaririnig, at ang bawat nakarinig, nadamakat na kilala, mga siyahan naman sila. Nekaramenayahana, nekaramenayahana, nekaramenayahana. Ay, buhay po bang Diyos? Anong pangalan mo? Gregoria, anong pangalan mo? Parehas kayong Malenia. Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Balik ka rin, mamamalat ka. Namamalat ka. Di baling malat ka, basta hindi ka bingi. Makaririnig ka. Hindi baling malat ka, wag ka lang pipi. Makapagsasalita ka pa. Ngunit di bali ng pipi ka, kung masama, sinasabi. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan pa man. Buhay, buhay, buhay ay sa kanya. Alin na kayo mga minamahal, magmilay at magbulay, magtanto na tuwiran, hanapin niyo at puso nyo'y magbibigay ng kalakas
Habang kayo'y nabubuhay sa kalupaan, may nasa siyang sa inyo'y patunghay. Kapag ika'y naranasang umiyak, may papaangkat niyan. Ang luhayan niyang ipaparang, kanyang tutulot ang ibigay. Mga dahilan ay bagay na lamang, na di batid naman ng sino pa man. Ngunit ang Ama, saksi sa lahat, magagawa niyang lahat kanino man. Ang kabutihan, ang kagalakan, ang kapayapaan sa taong matwid at dapat sa kanyang pananaw. Buhay bang Ama? Netkaramenea hana. Netkaramenea hana. Netkaramenea hana. May bukas pa po ano? May bukas pa. Masaya po ba kayo? Alam niyo po, ginamot na ba kayo ng Diyos? Nagamot na ba niya kayo? May ginawa na ba saya sa inyo? Kahit hindi kayo nahawakan, may nagawa na sa inyo. Yun lang ay sapat na. Magalak na ang puso nyo. Tama ba ga? Ano ang paraan para lalo pang maging masaya? Alalahanin ang kanyang mga salita at huwag yung nakakatakot sa diwa upang mabuhay patuloy ang pag-asa at di ka nag-aalala. Pagpalain kayo. May bukas pa, may misyon ngayon. Kaya tayo na po. Pwede po bang may bukas pa? Bukas. Wow. Purihin ka, Ama. Nakakamot po. Ay, dapat hindi. Ganito. Dahil sa buhok na yun.